Mga ka-showbiz, pareho ngang tinapos ang mga TV network para sa kanilang mga programa sa telebisyon noong pang March 2020 nang ilagay ang buong Luzon sa ilalim ng ECQ upang labanan ang pagkalat ng virus. Gayunman, sa bagong protocol ngayon at patnubay na itinakda ng Interagency Task Force sa Emerging Infection ay mga nagdulot sa ilang programa na gumawa ng ilang pagbabago, baguhin ang kanilang mga kwento at palitan ang mga artista na nag-back out. Halina't kilalanin natin at alamin ang mga dahilan ng mga celebrities na ito upang hindi na nila itinuloy ang kanilang mga roles sa gagawing mga teleserye. Number 1. Bea Alonso. Noong September 17, 2020, ibinalita ng ABS-CBN Drama Unit Star Creatives ang desisyon nitong ilutas ang teleseryeng Kahit Minsan Lang. Ang drama serye ay dapat si Bea Alonso, Richard Gutierrez, Jameson Blake, Christian Bubbles at Rafael Rosel. Nagsimula na itong nag-top noong 2019. Nakasaad sa payag ni Star Creative na ang katangian ng material na binuo ay para kay Bea Alonso ay hindi maaaring matugunan sa kasalukuyan dahil sa mahigpit na sitwasyon ng pagbaril. Gayunman, sinabi ni Star Creatives na inaasam nitong makipagtulungan kay Alonso sa hinaharap. Gayunman, ayon sa PEP Alert Cabinet Files column na inulat noong September 26 na ang Kahit Minsan Lang ay pushing pa rin sa pamamagitan ng walang Bea sa papel na ginagampanan. Ang dahilan umano ng aktres ay natatakot siyang magtrabaho dahil sa takot ngayong kumakalat na virus. At ayon sa isang insider, ABS-CBN at Star Creatives ay nagsisimula ng naghahanap para sa kanyang kapalit. Number 2, Sofia Pablo. Bagamat gumanap si Sofia Pablo ng papel sa Primadonas, ang kanyang pagkatao na si Lenlen ay hindi na magiging bahagi ng serye ng hapon ngayong Oktubre. Ang 14 years old na mga bituin sa serye kasama sina Jillian Ward at Althea Ablan. Sa isang pahayag na inilabas noong Biyernes, September 25, sinabi ng GMA7 na ang desisyon ay ginawa sa pagsunod sa Department of Labor and Employment Guideline na ang isang bata sa ibabang 15 years old ay hindi pinapayagan na makilahok sa mga engagement sa loob ng pagpapatupad ng quarantine ng komunidad. Noong September 27, sa Instagram video ni Sofia kung saan pinasalamatan niya ang lahat ng kanyang mga bituin, kabilang na sina Aiko Melendres, Katrina Alili, Chanda Romero at Wendell Ramos. Number 3, Marian Rivera. Matapos ngang magpahinga ng 3 taon, itinakda ni Marian Rivera na bumalik sa isang teleserye. Gayunman, noong September 12, sa pamamagitan ng kanyang solo Zoom media conference, ibinalita na ang pagbabalik nito sa primetime seryeng Unang Yaya. Ayon kay Marian, hindi niya magagawa ang bagong teleserye. Hindi umano siya nakakapag-focus habang nag-aalala tungkol sa kanyang mga anak. Number 4, Julia Montes at Nadine Lustre. Noong August 10, 2020, ibinalita nga ng ABS-CBN ang pagkansila ng darating na primetime seryeng Burado. Ang Burado ay dapat na top billed sa pamamagitan ng Julia Montes, Nadine Lustre, Sanjo Marudo, Paolo Avellino at Thai actor Dencon. Inilabas ng producer Dreamscape Entertainment ang isang pahayag na nagpapaliwanag sa pagkansila. Isa sa mga kwento ang nagsasangkot ng mga lugar na mahirap gawin sa panahon nito. Ngunit bago pa man ibalita, may mga report na nagsasabing na ibalik na ni na Julia at Nadine ang palabas. Noong September 2020 nga, ay inilabas ng ABS-CBN ang trailer ng Walang Hanggang Paalam, ang palabas na dapat palitan ng Burado. Pinangungunahan ng aktres na sina Angelica Panganiban at RC Muñoz, habang ang mga leading man roles ginagampanan ay nila Paolo Avellino at Sanjo Marudo, na nanatili namang Burado cast membro sila Lotlot De Leon at Makoy De Leon, na ngayon ay Walang Hanggang Paalam na nga. Number 5, Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ay dapat na bituin sa darating na teleserye na Ang Lihim ni Ligaya. Ngunit nang tanungin ng isang netizen kung ang palabas ay pushing pa din ba, inihayag nga ni Ivana ang kanyang desisyon na huwag magtrabaho sa alinman sa kanyang mga proyekto sa panahong ito dahil sa takot. Sinabi ni Ivana sa kanyang vlog, may mga shootings at may mga tapings na gusto nang magsimula. Pero ako na mismo nagsasabi na hindi pa kasi takot talaga ako.
Espekulasyon naman ng ilang netizens na si Erich Gonzalez ang maaaring pinalit kay Ivana. Ayon sa isang ulat, ang paparating na proyekto ni Erich ay makakasama din umano sina Agot Isidro at Janice de Belen, na kapwa ay pinahayag na magiging bahagi sila ng cast ng Ang Lihim Niligaya. Ang Dreamscape Entertainment ay hindi pa inilalabas anumang opisyal na pahayag sa nasabing mga pagbabago. Anong masasabi nyo, mga ka-showbiz, sa ating mga naging topic ngayon? Magbigay lamang ng komento at opinyon. At kung bago ka sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it, mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.